What's up mga kababayan? Kamusta? Anong balita? So kung ako tatanungin yung mga kababayan, okay na ako dito. Holiday ngayon dito mga kababayan. Lunes ngayon, wala kaming pasok. Labor Day, September 2. So dito, September yung Labor Day dyan sa Pilipinas, sa Mayo. So yun nga pala, happy Labor Day sa mga manggagawang Pilipino dito sa Canada. Wala tayong pasok ngayon, pero bayad. Yun, maraming nagtatanong sa akin kung saan daw maganda kumuha ng experience bilang butcher dyan sa Pilipinas. Itong sabihin ko sa inyo mga kabayan, opinion ko lang, base din sa mga nandito na kung saan sila nanggaling, yung mga karamihan dito kung saan sila kumuha ng experience dyan sa Pilipinas. I-share ko sa inyo yan ngayon dito sa vlog na to. So bago yan mga kabayan, alis muna tayo. Papadala ako ng pera sa pamilya ko sa Pilipinas. Hindi kasi ako nagpadala ng nakapagpadala nung Friday, nung sahod. So ngayon ako magpadala. So sana merong, so sana bukas yung mga ano ngayon, yung mga tindahan, yung pinapadalhan ko doon kasi holiday ngayon. Usually pag holiday dito, sarado lahat ng mga tindahan. So sana try lang natin kung bukas kasi. Pero bago yan mga kabayan, dadaan muna ako dun sa kabatch ko kasi tumawag siya sa akin. May nilaga daw siyang baka. So tamang-tama hindi pa ako nakakain ng gagahan. Ano na pala ngayon mga kabayan? Alas 9 na ng umaga. Tamang-tama. Nawagan niya ako kay gising ko lang. Wala pong nalutong pagkain. So tamang-tama dun tayo kakain sa kanya. Nilagang baka. So let's go. Bike lang tayo mga kabayan. Wala man tayong sasakyan. So, tara! Lamig pala mga kabayan. Ano kaya? Hindi ako nag-check ng temperature mga kabayan. Lamig na agad sa balat. Opo. Tino. Hindi ko kabaluan yung baka. Yan, hilagang baka. Tama-tama. Wala pa tayong kain. Ay, sigil lang. Iniingal ako. Pangit sa buka. Isang bike. Kay Dante. Sa asawa niya. Yan mga tol. Makakabayan. Dito na tayo sa... Dito, sa boarding house ni Wahin. Yan, ito na yung nilaga. Sino nagluto? Si Wahi. Ay, ito ang tama. Wala pa kung nag-gising ko lang. Yan. So, kakain na kami mga tol. Kakain na. Kumain na kayo? Ayan, kain na ko. Gutom na. Ang dami na yung subscriber natin mga tol. Mabuti na mga tol. Topic ko pa naman ngayon, saan maganda kumuha ng experience bilang butcher sa Pilipinas. Apple juice. Yun, busog na. Salamat sa mga tunay kong kaibigan. Tinawagan ako.
kalibre na naman tayo ng agahan. Kasi nga, marami kasing nagtatanong, nagpo-post dun sa grupo ng mga butcher, dun sa Philippine Butcher Slaughterman the Slasher. Marami kasing nagtatanong dun. Saan daw maganda kumuha ng experience ng butcher sa Pilipinas para qualified makapunta dito sa Canada. So yun yung i-share ko sa inyo, mga kababayan. So para sa akin, mga kababayan, magandang pagkuhanan ng experience sa Pilipinas yung mga kumpanya, malalaking kumpanya, mga kababayan. I-share ko sa inyo, karamihan na nandito na yung experience na sa Pilipinas, yung alam kong mga experience nila. Para sa akin, mga kababayan, siyempre, supermarket, kasi ako galing ako supermarket. Ibibigay ko sa inyo yung kumpanya ko dati, yung experience ko dati, mga kababayan, sa supermarket. Yan, sa SM, sa Sibmore, yan, yung mga butcher dyan, yan, maganda yan, dyan kumuha ng experience. Sa mga supermarket, yan, sa mga, basta butcher, mga kabayan, sa mga hotel, sa mga palengke, wet market, yan, accept yan. Sa mga slaughterhouse, maganda kumuha ng ano dyan. Sa hotel, mga butcher, mga hotel, mga kabayan, yan, qualified yan. Sa mga barko, si marami yan, mga nandito na experience nila sa mga barko. Sa mga fine dining restaurant, yan, mga kababayan, yan. Tulad ng mga Vikings, yan, mga butcher dyan, pwede, yan. Maganda pagkuhanan ng experience yan. So, magbibigay pa ba ako ng mga kumpanya, mga kababayan? Ako, mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam, North Star. Ang hawak nila, mga kababayan, yung sa loob ng SM, yung mga meat shop dyan, yung SM Supermarket, Save More, Pure Gold dyan. Yeah, mga Monterrey, mga kababayan, Monterrey, yung mga malaking kumpanya dyan sa Philippines, maganda yan. Basta yung mga naghuhulog ng SSS, mga kababayan, kasi hinahanap din yung SSS, mga kababayan, kasi ano yun, supporting documents yun, katibayan na yung pinagtatrabuhan mo ay matitrace nila, mga kababayan. Kasi biniverify din nila, mga kababayan, binabackground check ng agency yan, ng kumpanya, kinatawagan nila. Basta, mga kababayan, yung ano, basta yung mga kumpanya na nagbibigay ng certificate of employment, basta yung COE, COE tawag dun, mga kababayan, basta yung COE nakalagay dun is butcher, job description is butcher. Yan, kasi ang hinahanap qualification ng pag ganyan, mag-apply kang pa Canada dito, qualification talaga is butcher. So kailangan meron kang katibayan na ipakita na butcher yung nagiging experience mo. Yun nga, yung COE, yun, nakalagay doon na butcher ka. Kahit saan naman, mga kababayan, kahit saan ka kumuha, kahit saan ka experience, basta butcher yung nakalagay sa COA, yun yung katibayan na butcher ka. Kahit saan ka kumuha ng experience, mga kababayan, walang problem. Walang problema yan. As long as meron kang katibayan na may pakita na butcher, yun nga yung certificate of employment. Kasi parang ano lang yan, mga kababayan. Madaling sabihin, mga kababayan, madali lang natin sabihin kahit hindi ka butcher, mga kababayan. Madali mo lang sabihin na butcher ka. So, paano mo mapatunayan na yung sinasabi na kung butcher ka nga talaga? So, siyempre, kailangan mo ng document, mga kababayan. So, yun yung COE. Certificate of Employment. Yun. Ito, mga kababayan, yung kabatchmate ko. Ito, galing tong slaughterhouse. Kahit saan man, yan nga, slaughterhouse. Yan, oh. Walang problema, nakarating sa dito sa Canada. As long as yung pinagtatrabuhan niya, nagbibigay ng certificate of employment, di ba? Oo, mga kababayan. Doon. So, yun, mga kababayan. Dito na ako sa mga padalakan. Ito. So, sarado. Sarado yung mga padalahan namin.
Timtom. Sarado rin nakalagay. Sarado, so uwi na lang ako. Hindi ako makapagpapadala ngayon. Sarado. So, ito, bumalik na ako dito sa ano, dito sa boarding house ng kabatchmate ko. So, hindi tayo nakapagpadala kasi sarado yung pinapadalahan namin. Tapos halos sarado din lahat ng mga tindahan doon, mga grocery. Yun, sarado lahat, halos sarado lahat. So, yun nga, hindi tayo nakapagpadala. Sa mga gustong pasokin yung pagbubutcher, yun, pasok kayo dito sa grupo na to. Dito, may share ako sa iyo na Facebook group. Grupo ng mga butcher dito. Ito yun. So, pwede kayong mag-join dito. Makakakuha kayo ng idea kung gusto nyo pasokin yung pagbubutcher. Hey, maraming nagsishare dito ng mga opportunity sa pagbubutcher, lalo sa abroad, saka sa local, sa Pilipinas. Maraming mga employer na nagpo-post dyan. So, pwede kayong pumasok, mag-join dyan kasi public group po yan. Marami kayong makukuha ng idea about sa pagbubutcher. So, dito ko lang tatapusin tong video vlog na to. Kita-kita na tayo sa next video. So, hanggang sa muli. Bye-bye. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use.